Hello everyone, welcome back to another crypto trading po na episode dito po sa ating Abra Wallet. This time naman ay magse-sell ulit po tayo ng isang asset at ang pangalan nito ay ang Black Coin. Isesell ko na kasi kailangan ko din next time na once na may mga bumaba ding crypto is bibilhin ko. Minsan may time kasi na meron akong mga crypto din na hinuhold pero sayang din, parang ang iniisip ko mas malaki yung mag-i-invest ko kapag minsan na nagiging crypto, I mean nagiging day trading ako or weekly trader, ganon. Kasi parang sa isang week halos minsan si parang ano kasi parang sa ano may time, may week or may day sa isang week na halos lahat nagsisibabaan at may time naman na pinaka-peak na day sa bawat week na o sa isang week, sorry, na lahat ng mga crypto ay nagbo-boom or nagpa-positive. So, depende at depende nga lang sa mga crypto or sa mga token na yung mga yon, dahil may mga token na biglang taas, meron naman yung token na biglang baba. Or meron yung mga token na sobra yung pagtaas niya at meron naman yung token na sobrang baba. Okay? So, well, of course, basta ang pinaka-importante naman dito is magka-profit at hindi malos. Okay? Ayan. So, isi-sell na po natin itong Black Coin para sa ganun ay magamit din natin. Okay? Ngayon, bago natin i-sell itong Black Coin na ito ay don't forget to subscribe to our YouTube channel, Janners TV. Ganun din po sa ating Facebook page. Paki-follow po ang Janners Vlog. Dahil sa Janners Vlog, nag-a-update po ako ng mga crypto, na po, lalong-lalo na dito sa Abra. Ina-update ko po yung mga members or kahit kayo na magiging bagong members kung mag-a-Abra Wallet po kayo. Magpo-post po ako ng mga updates patungkol po sa mga crypto na tumaas or pwedeng i-buy, pwedeng i-sell, okay? At ano ba yung mga pwedeng iwasan at kung ano-ano pang mga tips na pwedeng makatulong sa inyo para sa ganun ay mas marami at para maiwasan yung pagkalugi at magkaroon kayo ng mas malaking tawag nito, profit, okay? So yun. So pag magse-sell po tayo ay ayan. Wait lang ha, bago tayo mag-sell, tignan muna natin yung ating history. Dahil kahit papaano, ang history na to ay makatutulong po sa atin para malaman kung halimbawa na ikaw ay hindi naglilista katulad ko minsan. Dati kasi naglilista ako, no? Pero ngayon, hindi na. So ngayon, ang ginagawa ko na lang, binabalikan ko na lang itong history. Tapos, inililista ko na lang kung magkano yung nagiging profit ko every time na nagbebenta ako. So yun yung isang tip, okay? Kung halimbawa na nanonood ka pa rin ngayon. So, April 2, April 4, April 5, April 10 na dalawa. Yan po yung mga history na nag-buy po tayo kay BLK or Black Coin. Ngayon, malalaman natin doon sa Philippine Peso kung magkano yung naging profit natin o magkano yung ginastos natin noong nag-buy po tayo kay Black Coin. Okay? So, syempre kapag kapag sinabing nag-buy, ibig sabihin, gumastos ka, bumili ka. Parang halimbawa, 'di ba? Nag-order ka dun sa Shopee or sa Lazada, 'di ba? May makikita ka na price, bibilihin mo 'yon. Syempre gagamit ka ng Philippine Peso para makabili ka ng ganun. Okay? Na ganung item. Isipin mo na ganun na lang din sa Abra or crypto trading. Meron kang gustong bilhin tapos bibilihin mo 'yung ganun at gagamit ka ng Philippine Peso. Ganun, okay? So ano natin? April 10. Sa April 10 na nga lang tayo. So, sa April 10, guys, ay bumili tayo ng Black Coin. BLK. Okay, yan. Dalawa. 500 tsaka 300 pesos. So, bale, 500, then 300 pesos. May 800 na tayong ginastos. And then, another is nung April 5. Where is April 5? April 5 is Black Coin. Madami pala akong binili nung April 5. Okay, another 500.
next April 4 Black Coin 300. So tapos April 2 Black Coin ulit 300. So meron tayong 1,900 kasi 500 300 500 300 300, tatlong 300, 900 plus dalawang 500, 1,900 lahat po ang ating ginastos. Kung titignan po natin, papakita ko sa inyo yung pinaka ano niya, yung black coin, no? Yung pinaka graph po niya. Sa graph, ayan. Dito po sa graph, makikita na ang black coin, ayan, bumili tayo ng April 5, ayan, April 2. So, medyo mataas nung time na nag-buy tayo dito. Pero, nasundan naman siya ng April 10 na kung saan mababa pa siya nun. And then, biglang tumaas. Ngayon, yung 1,900 na yan is nasa 4,500 pesos na. Pero, bago tayo pumunta dyan sa 4,900 na yan, ay tignan natin dito sa Philippine Money. Okay? Tignan natin dito sa exchange kasi yung 4,000 na nakikita ninyo dito ay naging 3,790. Bumaba siguro kaya ganyan. 3,999. Depende, nag-fluctuate minsan, ano? So pag magse-sell po tayo, ulitin ko, pag magse-sell po tayo dito lang sa exchange and then piliin po yung i-sell natin, black coin. Tapos usually Philippine peso ko ibinibenta. Every time na nagse-sell ako, pipiliin ko yung crypto na binili ko noon. Tapos ibebenta ko, ibabalik ko siya into Philippine peso. Tapos yung Philippine peso na yun, yun na naman yung gagamitin ko pang buy sa nagugustuhan kong o nagugustuhan kong bilhing crypto wallet or token. Ngayon, kapag tumaas yung crypto token na yun, ibebenta ko na naman. Ganun. Siyempre, ibebenta ko yung crypto token na yun doon sa Philippine peso. Ganun lang siya. Kapag magbabay ka, Philippine peso gagamitin mo, pipili ka ng ng crypto na gusto mong bilhin. Tapos kapag tumaas yung crypto na binili mo at na-meet niya yung puhunan mo, nalagpasan na niya, yung crypto na yon ibebenta mo into Philippine peso. Ganun lang. Philippine peso to token. Tapos kapag magbebenta ka naman, token to Philippine peso. Philippine peso kapag ganun lang. Basta paulit-ulit. Okay? Napakadaling intindihin, guys. Sana nakuha ninyo. Okay, so Philippine peso. Ayan. Tignan ninyo, from coin to Philippine peso. Ganun lang. Kahit hindi na ano. Pero, minsan kasi dito sa black coin, malaki yung gas fee. Kaya kung titignan, kung exchange natin lahat, from 4,000 kanina, 3,900, 3,800 na lang. So, pero kahit papaano, guys, 3,802, 3,801, sana 800, ayan, ganyan na talaga. So, ngayon, confirm natin, okay, not now. So, yung 3,801, from 3,000, ano ba ngayon? 18? BLK. 3,801. Ileless natin into Philippine peso. So, mamaya, bago natin malaman yung kung magkano yung natin yung naging profit natin or naidagdag sa Philippine peso, tignan muna natin itong black coin. Yung black coin, ibig sabihin magiging zero na siya, tulad niyan, naging zero na siya, pero nadagdagan naman yung Philippine money natin. Bumalik yung 1,900 at the same time ay nadagdagan. So papaano po 'yon? Yan, nadagdagan ng 3,801. Ngayon, i-compute po natin mula doon sa ginastos po nating mula sa naging profit natin ngayon or sinel nating 3,801, ileless po natin yung 1,901, meron po tayong kitang 1,901 pesos ngayong araw na ito. Okay, mula nung April 2 hanggang April 10 kasi yun yung pinakahuling pag-buy natin. Ngayon is April 18. Okay? So, kumita po tayo ng 1,901
1 pesos mula sa Blackcoin. Okay? Blackcoin 1,901. Ganun lang siya, guys, ang pag-compute ng profit. Okay? So, kung nagustuhan po ninyo yung videos, pwede po kayong magtanong or sumali sa mga, kung halimbawa na gusto pa ninyong matuto, pwede po ninyong panoorin yung mga vlogs ko sa dito sa channel, ang Janners TV. Pwede din po ninyo, kung halimbawa na kung halimbawa na next time ay wala na kayong pang YouTube pero may pang Facebook kayo, pwede po kayong tumingin ng update mula sa Janners Vlog. Paki-follow na lang po ang Janners Vlog. Mag-comment po kayo doon. At lalong-lalo na kung gusto po ninyong sumali sa GC ng mga crypto traders, lalong-lalo sa Abra. Pero hindi lang Abra doon, kasi yung iba nagbibigay din po sila ng insights patungkol sa updates mula sa Binance at sa iba pang mga crypto trading system or mga crypto wallets. Okay? CoinsPH, ganun din po. Mga tips, pwede po kayong mga magtanong doon or pwede kahit kayo din, pwede din po kayong maging contributor or maging parang stakeholder natin ng mga updates ninyo patungkol po sa kung kayo naman po ay vlogger, pwede din po kayong mag-post naman doon sa group na Abra Binance Coins.ph Crypto Traders. Mag-join po kayo doon at mag-post po kayo all about crypto trading. Pero kapag mining po, hindi ko po muna kasi inaalaw yung mga ganong post dahil po nakaano lang po talaga yung ating tawag nito. Group for Abra Binance and coins.ph. Pero kapag sa mga minings po talaga, hindi po ako hindi ko po muna inaallow, okay? Pero may ginawa po akong tawag nito, meron po akong ginawang group para po doon sa mga crypto miners. Ayan. Ngayon ulit, kung gusto po ninyong sumali sa GC, paki-follow lang po ang Janners Vlog, mag-like at i-comment po na napanood po ninyo ang video ito. Okay? I-just comment pag pagpa-add po sa GC. Okay? Doon po kayo mag-comment sa mga videos na in-upload ko sa Janners Vlog. Okay? Kung halimbawa na napanood ninyo yung video na to dito sa YouTube channel, search lang po ninyo yung Janners Vlog and then doon po kayo mag-comment na napanood ninyo naman mula dito sa Janners TV. Para ma-accept ko po kayo or ma-i-add ko po kayo doon sa group, FB group at sa my chat. Okay? Group chat. So yun lamang po at maraming salamat. Inuulit ko, don't forget to subscribe to Janners TV at sa ating Facebook page, pa-follow Janners Vlog. Maraming salamat po and happy trading po mga ka-Abra.